Oh, week 6 po. Topic po natin ngayong week about while loop. So maglo-looping na po tayo ngayon sa C Sharp. Katulad din po sa ano, sa topic natin sa Java last sem, sa looping, pag sinabi natin looping, ito po yung paulit-ulit na execution ng mga data or variables na binigay nyo dun sa base statement. So magkakaroon po tayo ng base statement dito kasi magkakaroon tayo ng start and finish. Okay? Pag halimbawa naman po infinite loop naman yung iset mo, wala siyang katapusan, kaya lang nakokontrol mo siya. So hindi ibig sabihin kapag nag-looping ka, paulit-ulit lang hanggang sa hindi na matapos. Okay? Meron po kayong base statement, dun po siya mag-stands. For example, kung true or false pa ba yung statement mo. Okay? For example, sa looping, okay, meron ka halimbawa base statement. Halimbawa dito, ang base statement dito sa ano na to, sa graph na to, okay, I is less than to 10. So ibig sabihin, yung base statement mo, naririnig po ba ako? Yes, sir. Okay. Sa base statement mo dito, meron kang object na I. Tapos meron siyang laman na hindi lalagpas sa 10. Okay? Yun po yung laman niya. So ang nang mangyayari dito, si I maglo-loop siya. Okay? Ano yung ilo-loop niya? Yung range mo from 0 to 10. Kasi yun yung laman ni I. Okay? Halimbawa, si I mag-execute siya. For example, ayan, increment. Okay? Ang mangyayari dyan, 1 is less than to 10. So true or false? So true. Ang mangyayari dyan, mag-execute ulit siya, 2 is less than to 10. True or false? True. So mag-execute ulit siya hanggang umabot siya ng 9. Okay? 9 is less than to 10. True or false? True. So halimbawa na pag umabot siya ng 10, automatic na 10 is not less than to 10. So equal sila. So dun lang po mag-i-stop yung looping. Bakit? Kasi sa base statement mo na I is less than to 10, dapat hindi lalagpas si I dun sa value ni 10. Kasi once na halimbawa lumagpas o kaya umabot si I, yung value ni I dun sa 10, dun sa base statement mo, automatic po magpo-false na yung statement. Dun po matatapos yung looping. Okay? So ano yung nangyaring loop dun? Bale, ang loop na nangyari doon is base pa rin po doon sa base statement mo. I is less than to 10. Okay? So mangyayari doon, nag-execute ng kusa yung program mo kahit hindi mo siya pinoprogram ng bawat isa-isa. Okay? Nag-automatic na siya. Depende doon sa ranging kung ano yung base statement mo. Okay? Doon po pumapasok si looping sa while loop. For example, okay, meron tayong program dito. Irarun ko lang siya. Then titignan natin yung line by line niya kung paano siya gumana. Okay? Halimbawa, enter a number. Pag nag-enter tayo halimbawa ng isang number, for example, 5. Okay? Meron siyang loop na nangyari. So ano yung loop na nangyari? Okay? Nagkaroon tayo ng multiplication table dito based on number 5. Nag-start tayo from 0 hanggang 10. So 5 times 0 equals 0, 5 times 1 equals 5, hanggang 5 times 10 equals 50. Okay? Lumabas po yung multiplication table natin. Nag-enter lang tayo ng isang number. Okay? Paano siya nangyari? Paano siya ginawa? Sa example dito sa program, okay, meron tayong tatlong object, si num1, si res for result, okay? Then si i yung base statement natin. Okay. Unang-una, kailangan natin ng instruction. Ito yung si enter number. Nag-right line tayo dito, then nag-declare tayo ng enter number na text para sa instruction. Para naman po malaman kung ano ba yung gagawin dun sa program. Okay? Tapos nag-ano tayo dito ng read line para makuha natin yung number. Okay, convert that to int32 console read line. Ginamit natin itong method na to para malagyan natin ng variables na number si num1 object. Okay? Ito po yan. Yung dineclare natin dito sa taas. Tapos ginamit natin to para malagyan natin ng variable si num1. Tapos dito na po papasok yung base statement natin. Kailangan muna natin ng starting point. Okay? Para alam natin kung saan mag-i-start yung program, then saan siya magtatapos. For example, i is equal to 0.
So, base statement natin, mag-i-start tayo, ang starting point natin is number 0. Kasi yun yung value ni I. Then, gagamit tayo ng while method. Then, nasa loob niya yung maximum value ni I. Okay? I is less than equal to 10. So, ang value po ni I is 0 to 10. Okay? Doon siya magre-range. Mag-i-start yung value ni I from 0, then hindi siya lalagpas ng 10. Yun yung value ni I. So, meron kang numbers from 0 to 10. So, meron kang 11 digits. Okay? Tapos si res, para sa result natin, equals to num1, yung value ng ilalagay halimbawa ni user. Okay? Dito po yan sa taas. Yung num1 times value ni I. Yun yung magiging value ni result. Okay. Tapos console write line, ang mangyayari po dito, ito na yung magiging setup natin. Yung unang number, for example, si num1, yung i-enter ni user, for example dito, meron tayong 5, ito po siya. Kaya kung makikita nyo dito sa unang number sa mga output, number 5. Okay. Tapos comma i, yung value ni i, ano ba yung value ni i? Okay? Ranging from 0 to 10. So ito po 'yon. Saan nanggaling si x? Yung multiplication natin dito, ito po siya. So gumamit tayo ng layout dito ng template. For example, si 0, siya yung num1. Si 1, siya si i, then si 2, siya si res. Okay? Kung paano nyo po halimbawa inilagay ito sa assignment, okay, ganito rin po yung ilalagay nyo dito. Kung halimbawa uunahin nyo si res, automatic, dito lalabas yung root result sa unang, ito, sa unang location. Ayan. Okay? Ito pong si x nanggaling dito yan. Ito po yan. Ayan. Tapos yung equal sign natin, mo. Ano po? Paano sir malalaman yung ano sir kung ano yung 0 pati yung 1? Kung ito diba, po yan. Halimbawa, diba ito yan, nag-start ka ng 0 tapos 1 tapos 2. Okay? Kung paano mo to inayos, ito po yan. Kapag nag-0 ka, automatic, ito yung nakalagay dyan. Yung 1 naman, ito yan. Tapos si 2, ito. Kung paano mo inayos to. Kung paano nakaayos dun sir sa dulo, ganun din yung sa may umpisa na nakaano. Opo. Opo, okay, ganun po yung gagawin niya. Okay? Thank you, so sir. Para hindi na kayo mag-ano. Kasi meron namang ibang ano, di ba? Ibang way kung paano mo siya pa-print. For example, wala namang problema. For example, ayan. I-print mo halimbawa unang-una si num1. Palitan natin, ha. Halimbawa, ayaw nyo ng ganito. Gusto nyo ng mano-mano. Wala namang problema. Halimbawa, num1, di ba? Plus, station ka, tapos yung plus sign para yung x pala, x sign para lumabas si multiplication, tapos comma after nung print, okay, value naman ni i, comma, okay, tapos print ka ulit nung equal sign, tapos mag-comma ka ulit, walang plus. Okay. Tapos comma, plus ka naman nung value ni res. Okay. Yan naman po yung mangyayari dyan. Tapos tanggalin mo na to. Kasi hindi na sila kailangan. Kasi nag-declare ka na dito ng mga object mo eh. Symbol. Hindi tanggal. Five. Okay. Nagmano-mano lang tayo. Wala naman pong problema kung halimbawa kung ano yung gusto nyong ano, setup. Basta syempre, yung tatanggapin. Pwede ganito, mano-mano, tapos pwede naman yung kanina. Okay?
Okay po. Halimbawa, paano siya lumabas? Kung si num1, yung in-enter nating number, is based dito sa number 5 na in-enter ni user kasi gagawa siya ng sarili niyang ano, sarili niyang multiplication table. Tapos si i is magdepende dun sa magiging looping. Okay? Mag-i-start kasi tayo from 0, tapos hindi dapat siya sumobra sa 10. So, mangyayari dito, nag-generate yung ranging. From 0, okay, ito po si 0, hanggang 10. Ayun si 10. Okay? So, ibig sabihin, ano ba yung between number 0 to 10? So, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 10. Okay? Yun po yung number niya. So, yun po yung value ni i. Tapos, equals result. Ano nangyari sa result? Okay? Bakit nakuha natin yung 0, 5, 10, 15, 20? Kasi yung value ni result is equal to num1, yung dineclare ni user na number, times dun sa value ni i, na automatic na pong nag-generate kasi nasa loob siya ng looping. From 0 to 10. Okay? E yun po yung value ni resolution, ni result. Okay? Then i plus plus dito, indication lang po yan for increment number. Mag-i-start tayo from 0 to 10. Ganun po yung arrange niya. Kung magde-decrement ka naman, i minus minus, okay, for decrement, mag-i-start tayo 10 hanggang 0 pababa. Yun lang naman po si i++. Then, close tayo ng program. Kaya, ito po yung nangyari sa first while loop natin example. Mag-i-enter ka ng number, automatic na si looping ang pumasok dyan is yung nandito sa value ni i. Kasi pwede kang mag-declare halimbawa ng individual object na kung sino lang yung maglo-loop. Pwede na rin, pwede din naman po yung maramihang object. Ipapasok mo lang siya dito. Okay? Halimbawa, kung gusto mo, pwede kang gumamit ng and. Okay? O kaya ng or. Halimbawa, marami kang statement, base statement, depende doon sa statement mo. Siyempre, kailangan makita kung true or false. Okay, first example lang po ng while. Second example. Okay, yun yung magiging output. Sa second example, gagamit naman tayo ng if. Okay, meron naman tayong if statement. For example, may condition yung sa ano mo. May condition sa looping mo. Okay. Ang mangyayari dito, magse-set kung kanina ang nangyari is about ranging, kung halimbawa na puntahan na ni while loop yung pinaka sinet mong endpoint ng program kasi yung range natin from 0 to 10 lang. So magi-start si program from 0 to 10 yung value ni i. Kaya lang ang nangyayari doon, range siya. Paano naman ngayon kung mangyayari kung mahi-hit mo yung special character? Halimbawa, nag-set ka ng ano, ng endpoint. Once na halimbawa na hit yung endpoint na yon na dineclare mo, okay? Hindi hihinto yung program hangga't hindi niya na kukuha yung endpoint. For example. Okay. Sa program na to, ang mangyayari dito, pakita ko pa lang muna. Ayan. Enter number to add. So, press X for terminate the program. Yung X dito na dine-declare, ito yung hidden number. Kumbaga, para siyang laro. Okay? Halimbawa, mag-e-enter ako ng number. Anong number? Wala naman siyang sinabi. So, basta mag-enter lang tayo ng number. For example, 13 yung ilalagay ko. Then, click enter. Okay? 0 plus 13 equals 13. Tama naman. So, mag-e-enter ulit ako ng number. For example, 5. Ang mangyayari dito, okay, 13 plus 5, ayan, 13 plus 5 equals 18. So, tama naman. So, ang mangyayari dito, naglo-loop yung program mismo. Once na halimbawa mag-enter ako ng mag-enter ng bagong number, ipa-plus niya doon sa huling result, doon sa huling sum na lumabas doon sa program sa taas. Okay? Hanggat hindi ko din binibigay yung number na sinet ko para tumigil yung program. Okay? For example, dagdag tayo ng 20. Okay. 18 plus 20 equals. Ayaw na. Nahirapan na siya magbilang.
Uy, 20 plus 18. 33 lang, bagal wag bilang. Ayaw niya na. Bagal yata internet. Diyan pa kayo? Teka lang ah. Browsing niyo, pagod na. Nahirapan siya mag-compute eh. Dami daw kasi number. Okay, ulitin natin. Ah, okay. Okay. Yan, okay na. Ayan. Halimbawa ulit. 3. Tapos enter tayo ulit ng 4. Tapos halimbawa 9. Bahala na kayo. Okay. So hindi siya hihinto hanggat hindi ko binibigay yung number na dineclare ko para huminto siya. So yung number na dineclare ko para huminto yung program is negative 1. Okay. Pag clinic ko yung enter, okay, saka lang siya mag-abort. Saka lang siya mag-stop. Okay? Yun lang naman po yun. So sa looping, pwede kayong mag-continue ng looping. For example, sa isang execution ng program, hanggat hindi niya na-achieve yung binigay niyong endpoint. Okay? So paano yun? Saan niyo siya i-apply? For example lang, bigyan kayo ng idea. Gumawa kayo halimbawa ng POS. Di ba nung nakaraan, gumawa kayo ng project. Mag-i-enter ka ng cash. Eh ang subtotal nung halimbawa binili niya na items, halimbawa umabot ng 300. Pero yung cash niya is nasa 200 lang. So hindi dapat matuloy yung transaction. Kasi may mga, 'di ba, yung halimbawa sa ginawa nung iba dati, natutuloy yung transaction kaya lang nagdi-negative number. Walang ganung transaction. Okay? Kasi hindi pwedeng tumuloy yung isang transaction once nakulang yung pera. Ngayon, halimbawa po, pwede nyo siyang i-apply itong pagkocontrol po ng looping, okay, sa pag-i-enter ng cash hanggat hindi niya nakukuha yung positive number doon sa minimum na subtotal nung halimbawa nung binili niya. Dapat hindi matuloy yung transaction hanggat kulang yung pera niya. Once na halimbawa tama or sumobra na yung pera niya, tuloy na tayo. Kasi at least may sukli siya. Hindi kulang, hindi magde-negative yung number. Okay? Paano to nangyari? Paano nung tinype ko si negative 1 saka nag-stop yung program? Okay? Sa program po na ano, sa sample to natin. Okay? Ayan. Meron tayong ulit na tatlong object. Meron tayong num. Meron tayong sum na equals to 1. So nag-declare na agad tayo ng value niya is equal to 0. Then meron tayong result is equal to 0. So mga naka-float po sila. Okay? Now, console write line. So, kailangan natin ng instruction dun sa program. Ano ba yung gagawin ni user dun sa program? Okay? Ang sabi dito, enter number to add. Press X for terminate the program. Okay? Si X dito, yung negative 1. Kasi yung sinet up ko. Okay? Then, gumamit tayo agad ng while loop. Kasi ang mangyayari dito, mag-start si looping from the beginning of the program. Okay? Yun po yun. Kasi ang gagawin niya, kung kanina, nag-declare pa tayo ng number 5 natin, for example, diba? Si num1, wala siya sa loob ng while loop. Ngayon ang mangyayari po dito, si number 3 pa lang, yung first enter number natin, kasama na agad siya sa looping. Kasi babasahin niya yan. Kasi nandito na po agad yung program. Dito na agad lalabas si enter number mo, yung first na number na ine-enter mo. Okay, kasama na agad siya sa looping. Now, nag-declare tayo ng while method. So, ibig sabihin, mag-while loop tayo. Then, nag-declare tayo ng true dun sa open-close parenthesis. So, ano meaning ng true?
Ang meaning po ng true is infinite loop. Okay? Tuloy-tuloy na looping. So, wala siyang tigil. So, paano natin siya papatigilin? Okay? Si num1, so magbe-base tayo sa num1, sa enter ni user, doon tayo kasi magbe-base kasi hindi tayo magbe-base sa ranging. Okay? Wala tayong dineclare na open ng ano, mag-i-start tayo ng program, then ng value nung variables natin, then hindi tayo nag-declare ng endpoint. Wala tayong less than. Okay? Ang dineclare natin dito, yung i-enter ni user. For example, si num1 yung object natin, then maggagamit tayo ng convert to int 32 console read line. So ang gagawin niyan is kukuha tayo ng value ni user. Okay, maglalagay tayo ng number, then gagamit tayo ng if statement. If num yung value na bibigay ni user, okay, ginamit natin yan sa object natin, is equal to -1. Okay, pag halimbawa si num daw na ibibigay ni user is -1, okay, magkakaroon tayo ng break. So magi-stop yung looping. Kaya halimbawa po dito sa sample natin, -1 tayo dito, saka nag-start si looping. Kasi ito po yan, nasa loob siya ng if. Okay? Kapag halimbawa, ito po kasi yung base statement natin. If num is equal to -1, automatic break. Yun yung statement natin. Kapag hindi, kapag halimbawa si num1 is hindi siya -1, pag hindi dineclare ni user na -1, automatic na nasa looping siya. Maglo-loop at maglo-loop siya. Anong looping? Okay, anong setup? Kasi pwede naman magbigay siya ng number dito, 0, 1, 2, 3, o kaya 0, 3, 3, 3, 3, kasi yun lang yung in-enter mo. Okay? So, ang setup po ng looping natin, eto. Okay? Kasi nasa loob pa rin siya ng while loop. Etong buong program na to, etong buong block of codes. Okay? Hanggang dito yan. Kasi dito talang tayo nag-close. Okay? Ito kasi, close to nung break. Sa base statement natin. Ito yung loob ng program. Kasama siya sa while loop. Okay? Sum is equal to result. Okay? Tapos si rest, kukunin niya kasi yan. Halimbawa, si sum natin is mag-start tayo from 0. Ayan. Kasi ito yon. Si sum natin dito is equal to 0. So, ito yung starting point natin. Nag-0 siya. Tapos, si rest natin, si result is equal to 0. Kaya, nag-0 to. Okay? Nag-0 po yan. Tapos, halimbawa, ito, si num1, ito yung in-enter mo. Tapos, ito pong si result is depende doon sa value ng binigay mong statement. So, ano yung statement yon? Okay? Sum is equal to 0. Then, result is equal to 0. Okay? So, 0-0 lang sila. Then dito papasok yung halimbawa yung program mo kasi nandito si num. Si result, halimbawa 0, okay? Plus equal to num. Kung ano in-enter mo. Halimbawa ang in-enter ko is 3. 0 plus 3 equals 3. Ito yun. Okay? Si sum saka si result. Tapos halimbawa nag-enter ako dahil sa looping siya, okay? Ito yung setup niya. Next line. Next line. Katulad din kanina, okay, 0, 1, 2. Ito yung setup niya. So, pwede nyo naman din gawin na mano-mano. Depende dun sa gusto nyo. Okay? Ang setup niya is si sum, yung total. So, ito yan. For example, 0 plus 3 is equal to 3. Okay? Tapos, nag-num1 ulit ako dito. Enter tayo ng 4. Pag hinit mo yung enter, ang magiging setup is si sum. 3, ito yan, nanggaling sa taas, ito po siya. Plus 4, ito si num1, is equal to 7, ito si result. Okay, tapos yung setup ulit natin na sum, si 7, okay, kasi ito yan, sum is equal to result. Automatic po yan. Sum equals result. Kaya lumabalabas dito yung mga result natin, nagiging sum na siya. Kapag nag-enter ulit tayo, 1. Kasi paulit-ulit yan. Okay, kasi kasama siya sa while loop. Diba nakakahili explanation? Pero yun po talaga yung explanation yan. Okay. Kung hindi nyo magets, ulitin nyo na lang yung video. Nakarecord naman to. Ganun at ganun din po yung iikot dyan. Alam ko lang masipag kayo mag-aral. Okay. Si sum, okay, ito po yan. Then plus, ulit-ulit tayo. Okay. Si num1, si num, okay, yung in-enter natin na 9, tapos equals to 16.
So, ang nangyari dito, nag-enter na ako ng negative 1. Ito yon. Yan. Okay? Para huminto yung program. So, huminto yung program. Paano kung hindi ko pinahinto yung program? Okay? Anong magiging ano? Ito, sentence sa baba. Anyone? Sige nga, kung nakikinig nga kayo. Pakichat na lang kung ano magiging statement kung halimbawa hindi negative 1 yung pinili ko. Ang ginawa ko 1 lang. Ano magiging statement sa baba? Dali, sino? Pakichat na lang po para makita natin. Kapag ano sir, tuloy lang yung program? Opo, halimbawa 1 yung in-enter ko, hindi negative 1. Oh, sir, kung tama eh. Pero ano, sir? Tuloy-tuloy lang yung program siguro. Sigurado. Sir. Kasi hindi ko pa naman hihit yung negative 1. Eh, ano nga magiging itsura kung halimbawa 1 lang? Okay. Yun. Very good mag-Hanoy. Nice one. Okay, 16 plus 1, 17. Ganun lang din po. Tuloy-tuloy lang po si program. Hanggat hindi mo din i-declare yung binigay mong number, halimbawa negative 1, hindi hihinto yung program. Kasama po siya sa while loop. Once na halimbawa dineclare mo yung negative 1, yung halimbawa, yan yung pinaka-ano mo, na kapag halimbawa dineclare mo yan, aborting na. Stop na ng program. Okay, dun po mag-i-stop si while loop. Kung kanina, nag-start yung while loop dun sa ranging natin, from 0 hanggang 10 lang, dito naman po, mag-i-stop lang si while loop kapag nag-declare ka ng specific number. Okay? Kapag gumamit ka ng if statement, depende na lang kung saan nyo siya gagamitin. Kung halimbawa dun nga, halimbawa sa sample, yung na-explain ko kanina, kung halimbawa ilalagay mo siya sa POS, automatic ilalagay mo siya sa cash. Na kapag kulang yung cash ni customer, hindi matutuloy yung transaction. Paulit-ulit ka lang niya na ibibigay na mag-enter ka ng tamang amount. Okay? So sample, pag hindi negative 1, pwede nyo naman gawing games. Okay? Halimbawa, magbigay ka ng ranging. Magbigay ka ng ranging na 1 to 10. Tapos halimbawa, ang number na pinili mo, 8. Tapos pwede ka maglagay dito ng if else, tapos statement na lang ng quotation na ang sabi, halimbawa, kapag 5 yung pinili mo, ang sasabihin dun sa ano mo, sa program mo, okay? Pick a number higher than 5. Kasi yung in-enter mo eh. Tapos kapag 9 naman yung pinili mo, okay? Magiging output naman dun, pick a number below 9. Diba? Parang naglalaro ka lang kasi ang pinaka number na pinili mo is 8. Okay? Sample lang. Katan natin. Imagine niyo na lang parang ganun. Okay? Na once na halimbawa, na hindi mo pa pinipili si 8, halimbawa 5. Okay, tuloy-tuloy pa rin yung program. Halimbawa 6. O kaya 9. Okay, tuloy-tuloy yung program, hindi siya matatapos. Pero pag pinili mo naman yung 8, kasi yung dineclare mong number doon, automatic, end na ng program. Okay? Ganun po si looping, si while loop. Naglo-loop yung ano, yung statement or yung program mo ng paulit-ulit, depende kung ano yung nakalagay doon sa loob ng looping mo. Okay? Kaya lang hindi po siya tulad nung ano, ng infinite ng ano, ng talagang siguro nasa isip niyo na looping na walang tigil, titigil ta titigil pa rin siya. Kaya lang kayo yung magbibigay kung kailan siya titigil. Kung tatakbo ba siya by ranging, kasi may starting point tayo hanggang end point, or meron tayong specific na number kung kailan siya hihinto. Okay, yun lang naman po sa while loop. Then next topic naman po, for loops, tapos break and continue. Tanong po, clarification sa while loop. Sir, wait lang sir. Oh. Last. Na-distract kasi ako kanina. Ano yung pagkatapos ng break sir, tapos ng close na bracket? Ito, yung mismo yeah, yung program na, yun laman ng program mo. Tapos yung nasa task, sir. Kasi ito, statement mo lang to na mag-i-start yung looping, infinite loop. Tapos kailan siya mag-i-stop? Okay, nandito yun.
Ito yung part naman na kung kailan ka magi-stop, kung kailan siya magi-stop. Once na halimbawa, dineclare mo yung specific number. Pero ano yung nandun sa body ng looping? Ito yung nasa body. Ayan. Okay, ito yung nasa body ng looping. Tapos ito, nasa loob pa rin siya ng looping, kaya lang, nakadepende na to doon sa specific number na binigay mo. Ito na yung sa may if. Hindi na kasi tayo nag-else. Okay, kasi declaration tayo ng specific eh. Kumbaga nasa loob siya ng switch statement. Parang. Okay, kapag halimbawa if num equals to 8, automatic break na. Kasi gumamit tayo ng method na break. Stop na siya. Malinaw na ba sa'yo? Okay na sir, kapag na-reach yung 8, okay na, titigil na yung program. Opo, kaya nga kung halimbawa dito, clinic ko na yung 8, tumigil na siya, nag-abort na siya. Ayan. Okay. Yun lang naman po.